Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Kumusta naman kayo dyan? Kumusta naman ang pagtatanim nyo dyan? Kumusta naman ang mga bagong nag-aaral pa lang ng hydroponics guys, tulad sa akin, no? Ngayong araw guys, itong nakita nyo dito sa harapan natin guys, ay ipapakita ko sa inyo yung part 2 ng ating video guys, na yung ating ginawang proyekto ng hydroponics na raft or kratky system. No, may DIY po tayo guys sa part 1. Kinikita niyo yung part 1 ng video natin guys. May DIY tayo na ginawa na ano guys, na reservoir ng ating raft system guys. Makalagay yun guys na mga around 11 cup of litos guys, no? Sa ating ang ginawang raft system guys. Okay, so ngayon naman guys, bilang part 2 ng video guys, dito na natin ipapakita guys kung paano natin ginagawa yung pag-sow ng seeds, no? Dito sa ating ito, sa tray na to guys, dito natin ilalagay guys itong nabili ko po guys sa Lazada na Redskis 1 ito guys, na Invicta Rust, no? Invicta Rust ba yun? Tignan natin. Invicta RG or Batavia Litos guys. Ito po ay isang Batavia Litos, no? So ngayon ang gagawin natin, ilalagay natin to kasi nakapili tayo na po ito guys, no? Kung makita nyo guys na nakabilog na yan, parang itlog. Okay, so mas mataas yung ano nito guys, ano ba tawag nito, germination rate, no? Around 100% ito guys, pag ano lang na alagaan nyo lang na mabuti, no? So papakita natin nito guys kung paano ito ilalagay sa tray at saka ano yung ginagamit natin, yung parang medium guys. So, okay, ito guys, ito yung ginagamit natin na medium guys, si seed dressing, no? Sterilized na po ito. Ito po ay isang soil-less medium guys. Bilib ko lang ito guys dito sa pinakamarapit na garden store sa mga mall namin dito sa aming lugar guys, no? Isang best for seeds, rootings and cuttings. So, maganda po ito guys gamitin dito kasi ang na-try na po ako dito guys na ganito pa rin seeds, no? Ganitong seeds na maganda, makapal yung ugat ni guys, marami ang ugat na ano guys sa loob lamang ng 13 days, no? Kasi 13 days tayo mag-transfer guys, so mga 3 araw po guys, pagkatapos natin may lagay ito sa dyan sa tray, sa seedling tray, may lumalabas na yan ng mga ano guys, ng mga tumutubo na mga seeds, no? 3 days guys. So ang gamitin natin dito guys, yung tap water lang muna, no? Ito, spray lang natin dyan, kaya ganyan lang natin dyan, tap water lang muna. Then after 6 days guys, ano na natin, yung lagyan na natin ng half strength ng nutrient solution after 6 days. So spray lang din natin guys hanggang 13 days. Then after 13 days transplant na po natin yan hanggang 15 days yung hardening, tapos pwede na natin yan siyang ipaarawan guys, no? Yung pinakamagandang araw guys from 7 AM to 10 AM guys, yun maganda yun, maganda yun sa ating halaman guys, yung hindi masyadong babat sa araw guys, yung may masikatan man lang ng araw na konti guys, para hindi naman maano magbubolt yung litos natin. Mahirap na magbolting guys siya dahil sa sobrang mataas na temperatura guys, no? So ngayon guys, ano na natin guys, lagay na natin yung mga litos natin guys, dito seeds natin dyan sa tray guys, at saka dagdagan muna natin yan ng ano, ng ito yung medium natin guys, yan o, pinong-pino siya guys, no? Parang ang grano niya ay mas
litray kaysa sun, no? Ng konti. So lagyan po natin 'yan, guys. Lagyan natin yung ano natin, tray natin, dagdagan po natin. Sige, dagdagan po natin. Ayan, ganyan na lang, guys. Konti lang. Tabi muna natin. Sige. Dahan-dahan lang. Lagyan lang natin yan, itong mga kulang. Kasi, ano din naman to, guys. Pagkatapos ng transplant, hindi na naman to magamit. Kasi yung gagamitin ko, hindi naman ito yung gagamitin natin sa doon sa ilulubog natin sa nutrient. So para lang dito lang tayo nag-ano, guys, nag-germinate ng seeds, no? Dito tayo na gagawa ng mga baby lettuce, guys. So sa germination stage, maganda po itong ano, medium na to. Okay, gaganyan na lang natin. No need na ano, guys, masyadong marami. Ito manipis lang naman to. Importante mayroon siya malagyan natin ng seeds. Kasi hindi naman ito masyadong makapal yung ano natin, guys, tray natin. Mga around 2 inches lang to ang deep nito. Okay, ayos na yun. Ayos na yun, guys. Ganyan din lang natin. Okay. Tapos, lagyan natin ng kunting butas. Ito. Kunting butas, guys, pero ito lagyan muna natin ng kunti. Ayan. Napaka ano, guys, napaka nipis ng ano natin ito. Ng seedling medium na to, guys. Okay, ganyan din lang po natin, guys. Tapos aanuhin natin ng konti, guys. Atin pong butasan ng konti, no? Para lagyan natin sa ano. Pero pwede na yun, na. Pwede na ilagay nyo diretso dyan ang mga seeds. Ano lang. Yan sa gitna, guys. Ito lang kasi hindi naman natin ibaon masyado yung seeds, guys. Okay. Tapos spray natin ng konti ng tubig. Taputa lang to, guys. Wala pa tong halong nutrients, guys. Ayan. Tapos ito naman yung ano natin, guys, yung seeds. Bali ano to? 4, 8, 12, 16. Ano yan? 16. Seeds ang malagay natin din, guys. So magkumuha na tayo dito, guys. Kumuha tayo. So ito po yung seed dressing natin, guys. 2, 4, 6, 8, 10. Wala pa ng 6. Kunti na lang natira natin, guys. 50 pieces lang po itong nabili ko, guys. 55 yata, parang may ano, pero 50 pieces yung ano nila, binibinta nila. 100 plus na to, or 90 plus. 2, 4, 6, 8, 10, 12 14, 16, 18, okay, tama, guys. So, yan, lagay lang natin, guys, kakamay na natin yan. Lagay natin dyan sa yan, hindi, ano nilang, hindi natin masyadong baon siya, guys. Kasi matagal siyang ano, lumabas yung ano niya. Ayan. Lagyan na natin ng konting soil. Ayan. Pero mamaya na, guys, ilagay na lang natin yan ng lahat. Baon na lang yung parang ano niya, guys, buong katawan niya. Lagyan natin yan mamaya ng mga kunting soil para hindi pagtripa na mga maliliit na daga, kasi masarap ito sa ano nila, eh, sa pang-amoy nila, eh.
Yan. Ganyan na natin guys. Ihulog nyo lang sa ginawa nyo na butas, no? Madali lang guys, madali lang po ito, no? Ayan. Okay. So habang nagkabao na yan guys, lagyan natin ng konting ganito. Ito na tanggal kanina. Kunti lang, no? Para hindi siya masyadong tabunan. Mas madali siya mag-germinate guys pag hindi siya masyadong tabunan guys. Tapos ang pinaka-importante nito guys ay diligan niyo lang ng konting spray sa umaga, sa tuwing hapon. Hindi niyo ito itulubog sa tubig guys. Ang importante nito ay moisture lang. Dapat laging naka-moist yung lupa, no? Ah, ito yung medium kasi paborito yan ng paborito yan ng halaman. Ng seeds. Yan, lagyan na natin ng konti guys. Hindi masyado mabaon siya. Yan, importante nito na hindi masyadong baon. Magta-touch lang yung body niya guys, ng shell ng ng seeds sa medium natin. Okay na yun. Tapos ilalagay po natin to guys sa medyo madilim-dilim na lugar sa ating bahay, no? Sa loob nating bahay. So okay na yan guys. Para after 3 days or after 1 day guys, may lalabas na to na konting ugat, no? Parang mabibiyak na tong guys, yung shell niya. After 1 day, no? Kinabukasan meron na agad. Ayan. Ayan. Pwede na yan guys. So pagkatapos nyan ay na natin sprayhan na natin guys. Enough lang to moist the soil guys. Ito umilitaw sya pagkagawa natin. Ayan. Okay na yan guys. Kunting kunti lang, no? Kasi pag masyadong hindi siya nakalubog guys, pagtripan ito ng mga maliit na daga, eh. Kala nila man eh. Sige. Yan lang guys, spray lang natin guys na hindi masyadong malubog, hanggang magmumoist lang po siya guys. Yan, tama na po ya guys. Ito mga lagyan natin ng konti. Konti lang. Mas maganda kasi ganito guys kasi nag-germinate siya ng 100%. Sana guys ay mag 100% tong germination natin ngayon. Basta yung mga nauna ko nito guys ay nag-germinate siya ng 100%. Pero konti lang guys ginagawa ko. Mga 8 lang dito, kalahati lang ng 3. Yan, okay na yan. So napakanipis nitong guys ng soil na to guys. Ay ano ba tawag nito, soil-less. Iwan ko guys anong klaseng material ginagawa nila nito ng Ramgo, no? Sila na nakaalam dyan. Basta ang nakita ko lang guys, na-observe ko nito pagka pagkatapos ng 13 days, no, ang kakapal-kapal ng ugat ng halaman guys, no, pag ng seeds, no, ng seedlings, no, pagkatapos ko nilagay guys sa after nato transplant ko siya, diretso na po siya guys. So, parang hindi na nasa stress yung ugat.
yung seeds, no? Ngayon nilalagay ko siya sa ano na, nasa nutrient solution na at saka sa kuwan. Medyo maganda siya, guys. Mabilis siya lumaki. So yan lang, guys. Kapag mayroon na tong lumalabas na seeds, guys, yung mga dahon, no? Papakita ko po sa inyo, guys. Update ko po kayo, guys. So yan na po ngayon, guys, ang itsura ng seeds natin after 3 days, guys. So lahat po ay nag-germinate po sila, guys. So ibig sabihin ito, maganda itong nabili nating seeds, guys. 100% po ang kanyang germination rate. Upang hindi ito ano, guys, magiging ligi tulad nito, parang ano, medyo mataas na yung steam niya. So ilagay na natin to sa labas upang maarawan siya ng umaga, guys. Or upang maarawan talaga siya para ano, tumabas yung kanyang mga hindi siya magliligi, guys, at saka lumanda yung kanyang dahon. Mabilis tumabas yung kanyang mga bagong tumubo na dahon, guys. Okay, lagayin natin ito sa labas, guys. Okay, guys, dito na siya ngayon sa labas. Dito natin siya ilagay, guys, hanggang 13 days, no? Hanggang transplant, para lagi siyang maarawan, guys. So ayan, iwan lang muna natin dyan. At saka ano lang natin, guys, spray lang natin yan pag ano, medyo matutuyo na yung ano niya, yung tubig niya. So every morning at saka every hapon, no, every afternoon, guys, lagyan po natin siya ng tubig, guys. Sprayan po natin siya para ma-maintain yung kanyang moisture. Alright. And then sa part 3 naman ng video natin, guys, ito na yung ano natin, guys, yung pagta-transplant po natin sa ating reservoir, guys, sa raft system natin, guys. So pakita natin dito, guys, saan tayo magta-transplant. So ito po, guys, dito po natin yan ita-transplant, guys. 11 ano to, guys, 11 piece of 3 11 piece of styro cup po dito ang kasya, guys. So pag lagyan natin na ng nitrogen solution sa ilalim, no? Lagyan natin yan, tapos magiging raft system na po ito, guys, kasi naka-float lang itong styrofoam dito, guys, no? Okay. So marami pong salamat sa inyo, guys. Marami pong salamat sa panonood ng video natin, guys. At huwag niyo po kalimutan i-share ng mga friends niyo, guys. At update ko po kayo, guys, sa part 3 ng video na to, guys. Yung raft system, DIY hydroponics litos, guys, at home. Marami pong salamat, guys. Paalam.